Mahal expression, ilang araw na lang Pasko na. After ng Pasko ay election. Yun ang ating aabangan sa May. At excited ito, masaya na naman. Pero may naabangan, sino kaya ang mga bit-bit o mga manok na mga celebrities o mga artista sa darating na election? Sino kaya ang kandidato ni Ate Gay? Abangan po natin. Hello mga Power Expression, Universe, kung ba ilang isang magandang araw sa inyo, at huwag po natin kalimutan na i-subscribe ang Hearts Expression. I-like po natin at tapusin po natin ang video. Katulad po ng opening natin kanina, nagbabadya na ang election. At ano na namang lesson ang iiwan sa atin, leksyon ng election? Ito ba'y panahon ng koneksyon? Kumbaga po, pipili tayo kung sino po'y maging malapit sa atin. Hindi po masama ang magkaroon ng koneksyon. Depende po sa ating mga motibo, sa laman ng ating puso. At ito po'y panahon ng koneksyon. Ibig sabihin, kasi po ginagamit ang election na ito, hindi ko po nalahat. Meron pong ginagawa na ito na, kumbaga po, pinagkakaperahan ang election. Po, kaya nga nagko-collect lahat ng mga kandidato nilalapitan. Ang katwira ng iba, sabi nila, kasi ngayon lang tayo naalala ng mga kandidato. Basta po ha, baboto tayo mula sa ating puso. At meron po tayong mga kandidato na naririnig na bilang pagkapangulo. Sa pagkapangulo po, unang-una, syempre po, si Senator Manny Pacquiao, si Senator Ping Lacson, si Vice President Lenny Robredo, at si Mayor Isko Moreno, and of course, si Senator Bongbong Marcos. At yung iba po ay hindi pa tayo sure. Alam niyo po, mga kaibigan, may kanya-kanyang manok yung mga yan at may mga kanya-kanyang mag-endorso. Ito po yun eh. Mas sikat na artista, mas mabigat na artista, mas matinding artista, sila po yung kinukuha. Pero alam niyo po ba, kung si Ate V, Ms. Vilma Santos ay kay Mike, kay Mr. Isko Moreno, I'm sorry po, no? Ito po ang kanyang inindorso bilang presidente. Nakita naman po natin. Siyempre, meron ding Michelle Cuneta na minsan nagpahiwating nung po, no? Na gusto niya, dissenting presidente daw po, si Vice President Lenny Robredo. At ang susunod naman po, kay sino kaya ang kay Senator Manny Pacquiao? Po, may kanya-kanya. Pero ang inaabangan po niya, siyempre, yung bigate. Yung kay Ate Gay. Sino ang i-endorso na presidente ni Ate Gay? Malamang kaya si BBM, dahil kilala si Ate Gay na siya po ay Maka Marcos. Hindi ko po pinangungunahan si Ate Gay. No po, hindi ko siya pinangungunahan. At ito po ay, kumbaga po, usapin lang po, walang personalan. At alam po natin sa Ate Gay pag siya nag-endorso, alam naman po natin yung katwiran niya, alam naman po natin yung pananaw niya, at karamihan po sa kanyang mga nilalapit ay talaga namang sinusuportahan ng mga tagahanga niya, na kanyang milyong-milyong tagahanga. At alam po natin, mainit ang labanan kasi po, ang election na nagiging Nora Honor versus Miss Vilma Santos, no? Miss Nora Honor, the superstar, and Miss Vilma Santos sa ATV. Sino po yung parang yan sila ng hukbo ng mga followers, at kung sino mas maraming followers, siya po ang may chance na manalo. Ito po'y katuwahan lamang at totoo naman nangyayari. Pero sa ganang atin po, syempre, may kanya-kanya tayong pag-iisip. Merong gusto na sa ating guy ay mag-endorso. Meron namang iba na ayaw nilang makialam sa ating guy sa politiko. Pero alam niyo po, sa ating guy pa rin po ang masusunod dyan. Basta kung saan masaya sa ating guy at kung saan ang tama, supportahan natin siya. Yun po yung alam natin. At nawa po, anumang color, anumang po yung kulay, anumang po yung di pagkakaunawaan ay dapat po magkaisa tayo. Hindi po yung hindi tayo nagkakaintindihan. Huwag po tayo yung nagtatalo-talo. Ano po? Pero ako po, sa ganang akin, ano po, ay ang importante po, yung ipoboto natin, mahal natin, at gusto natin, in-stage ko ng puso natin. Basta po, mag-ingat, at higit sa lahat, pag-aralan, pinaka-importante, manalangin. Ipag-pray natin kasi ang election na ito, ang resulta, ang magwawagi dapat ay ang bayan at hindi ang pansariling interest. No po? Kaya po dapat natututo tayo sa election. Dapat bawat election ng mga nakaraan ay may bagong leksyon sa ating buhay. Manalangin po tayo talaga. Ito po, Stephanie Arden, sa Science, Science, Love.
We will send and to God be the glory. Maraming salamat po.